nararamdaman mo sa akin na naiintindihan ko. Pumunta ako dito para linawin ang lahat. Pero parang alam gumulo eh. Cynthia, ano ba nangyayari? Bakit pinadoble mo yung security sa baba? And what are you doing with your gun? I just want to make sure. Alam mo naman ang panahon ngayon, maraming patayan. Sa oras na. Ito na lang ang paraan. Huwag po. Hindi po akong mahalimaw. Wala sa mga kamay kong magkasugal. Kung magtutulungan po tayo, baka po mahuli natin yung halimaw. Kung malaman ni Rosa ang totoo, bakit hindi mo pa sinabi? Ito, Miss. Hindi ko pwedeng isakripisyo si Rosa. Hahanapin ko si Magulas. Tatanungin ko sa kanya kung may ibang paraan na hindi masasaktan si Rosa. Halimaw? Alka? Maestro, yun po yung totoo. Talaga si Rosa. Kahit anong sabihin mo sa akin, hindi ikaw ang Rosa ko. Ever since na nakasama ko si Rosa, tinuring ko na siya parang kapatid ko. Rosa, sandali! Rosa, saan ka pupunta? Ba't ka umalis? Bigyan lang natin ng konting panahon si Maestro Rosa. Aris, hindi naman yun eh. Ang bait-bait sa akin ni Maestro. Dati akala ko, akala ko dahil lang kay nanay, para makabawi siya. Pero Aris, yung narinig ko lahat ng sinabi niya kanina tungkol sa akin. Tungkol kay Rosa. Aris, hindi pwedeng madami ng alka si Maestro. At kung kinakailangan lumayo ako, bago matuntun ng halimaw si Maestro, Aris, gagawin ko. Baka sakaling maligtas pa siya. Rosa, parang hindi magandang plano yan eh. Pero Aris, isipin mo naman. Lahat ng mga tao na biktima na kilala ko, lahat sila nakita ko. Kahit nga si Miss Lucy eh. Pati si Francis? Teka, dito rin sa malilim si Francis. Malamang na nakahalubilo ko siya. Aris, marami ng tao na taga malilim na nakilala ko. Posible na isa siya dun. Rosa, easy lang. Hindi mo kailangan sisihin ang sakit. Pero Aris, paano pag bumalik sa akin ulit si Alka? At nagkataon na nandun si Maestro. Aris, papatayin niya si Maestro. Di ba ikaw na rin yung nagsabi sa akin na kailangan ko lumayo? Pumunta na naman tayo kay Maestro ngayon para warningan siya eh. Nagawa na natin. Aris, kailangan ko nang umalis bago pa mag-umaga. Diyan, narinig ko nakapagtalo ka. May kaaway ka? Ay nako, ewan ko dito kay Aris kung ano-ano pinagkukwento. May mga hali-halimaw daw. Ewan ko, daw makapakali. Ako na lang susundo kay Rosa. Teka, wag, Johnny. Di ba sabi ni Tony, huwag tayong lalabas? Well, wala akong pakialam. Ang importante sa akin, ligtas si Rosa. Wilfred, mali ang hinala natin dati. Kanina ko lang nabasa ang police report, ang biktimang si Lucy, asawa ng bagong tetestigo para kina Cecil. Bagong tetestigo? Dalawa sila. Ang usap-usapan sa presinto, nakita nila tayo noon. Wilfred, mukhang aaprubahan ng DOJ ang petisyon nila Cecil para sampahan tayo ng kaso. Harangin ang abogado kung petisyon na yan. Ganun pa man, may connection pa rin ang pagpatay kay Lucy sa kaso ng rape. Tayo pa rin ang pinupuntirya ng serial killer. Kundi si Cecil ang pumapatay. Sino? Sige. Sabihin ko alis na tayo. Liga na. Maestro, saan ko kayo pupunta? Saan ba? Edi sundin si Rosa. Kaya pilitin mong ikaw.
ano magsalita ka? Ikaw ang tatawag sa akin tapos natameme ka lang dyan. Alam ko na kung ano ang halima ko at kung nasaan ito. Oh, ay nasaan? Para ako mismo mamatay. Hindi ganun kadali ang lahat. Ha? Bakit? Eh, sintayin mo natin. Papahigin natin siya. Cynthia! There you are! Cynthia, what? Ano ka ba? Nakatakas tuloy! Hindi mo pwede patayin ang halima ko. Bakit hindi? Eh, dati gusto mo yung patayin. Tapos ngayon, parang pinagtatanggol mo pa. Cynthia, hindi pwedeng basta mo na lang ito papatayin. Bakit hindi? Eh, kung asawa ko gusto niyong patayin. Cynthia, ipaubaya mo na lang. Anong nalalaman mo? Buhay ni Wilfred ang nakataya dito. Ano ang nalalaman mo? Wilfred, mauna na ako. Gabi na. Okay. Kailangan natin ng tulong ni Teddy. Tawagan mo siya. I-update mo. Gagawin ko lahat ng sinabi mo. Pero paano ang kaso? Ang mga testigo? Tatawagan ko lahat ng contact sa atin. Kailangan natin malaman ang safe house sila bago makapag-desisyon ng DOJ nang mawala ng basihan ang kaso ni Cecil. Sige na ho, maestro. Dadaling ko na ho si Rosa dito. Sige na ho, bumalik na ho kayo dun. Eh, yan din ang sinabi mo sa akin noon eh. Hindi ho, dadaling ko na ho talaga. Promise ho, next month, tamaan man ako ng kidlat. Ah, Sophia. Sige na, umuwi ka na muna. Ihatin ko na si Rosa dito. Oo, sige. Aalis na ako. Mag-break na po ako sa bahay. Alin na ako kayo, maestro. Tara na. Ikaw, Aris, ha? Konting-konti ka na lang talaga sa akin, ha? Hindi mo ba alam kung gaano kagrabe ang sitwasyon ngayon? Eh di sana ako na lang ang nagbantay sa bata. Ano na lang iisipin ng pobreng batang yon? Hindi natin siya inaalagaan? After everything that's been happening, Aris, ngayon mo pa inisip na pabayaan si Rosa. For the last time, Ortonez, ano ang alam mo? May kinalaman ba to sa pagpatay sa halibaw? Wala akong kailangan sabihin sa'yo. At tandaan mo, Cynthia, pulis pa rin ako. Wala sa kamay mong justisya. Sabi mo ko ano nilalaman mo! Saan yung susi ng kotse ko? Pare, saan ka pupunta? Pupunta ako kay na Rosa, pupuntaan ko siya. Parang walang alisan ako ba? Lasing na lasing ka na eh. Hindi ka mayatay nga ako! Ano ba? Sabi walang aalis eh, ano ko ba? Sasama ako, okay? Sasama ako, ako magdadrive, okay? Basta pa yung ganun nalang mangyayari ha? Oo. Oh, Cynthia. Mare, good evening. I'll go ahead. Good friend. Andito ka lang pala. May inaasikaso lang ako. May kailangan ka pa ba? Wala. Nagulat na lang ako, bigla ka na lang nawala. May problema ba? Everything's fine. Papasok na nga ako sa loob eh. Ay, sandali.
iiwan mo nalang itong auto sa labas. At yung pasok sa loob. Hindi na. Papasok na ako. Sa mata ng Diyos, pantay-pantay tayong lahat. Walang pangit, walang maganda. Mali kayo. Hindi po tayo pantay-pantay. Kaya pilitin mong ikay magpapalit. Rosa! Rosa! Parang walang tao dyan, pare. Sige na, umuwi na tayo. Baka nandun siya kay Laris. Tara, punta tayo dun. Kulit mo, pare. Gabing-gabi na. Sige na, hindi kita hayaan magulo pa ibang tao eh. Sige na, umuwi na tayo. Pare, ikaw ang makulit! Sabi, pabayaan mo na ako eh! Ano na yan? Uy, akin na! Hello? Si Enrique to. Kabarkada ni Jason. Nandito si Jason sa bahay niyo. Lasing. Pwede mo siya kausapin? Ha? Naku. Masabuti pa umuwi na lang muna siya. Tsaka ako nila siya kakausapin. Kanina pa ginagawa yun eh. Ayaw niya umalis eh. Sige, papunta na ako. Aris, naiinip na ako ha. Asan si Rosa? Tumawag po sa akin kanina, maestro eh. Ang sabi ko, aalis lang daw siya. Babalik ko mamayong umaga. Bakit ngayon mo lang sinabi sa akin? Ngayon ko lang mo ba sinabi? Kasi, maestro, nung... Aris, magsabi ka ng totoo. Malapit na ako maimbyerna sa'yo ha. Konti ka na lang. Eh, maestro, sinabi ko na nga sa inyo totoo kanina, di ba? Eh, hindi naman kayo naniniwala, eh. Saan kayo pupunta? Maestro! Maestro, sandali! Rosa! Jason! Rosa! Miss? Kaibigan ako ni Rosa. Kaibigan? Siniloko mo! Asa si Rosa? Gusto ko makita si Rosa! Jason, alam mong iisa lang kami. Gusto ko si Rosa! Jason, ano ba? Lasing na lasing ka na. Umuwi ka na. Hindi ako lasing! Jason, ano magbitawan mo nga kung sasaktan ako? Sumusawa na ako sa galit mo! There you are. Rosa, paano ko itong matanggap? Turo mo naman ako. Hindi ko kasi alam kung paano tanggapin ito eh. Jason, hindi mo naman dapat palitin ang sarili mo eh. Pero muntik na kita umalik, Rosa. Kung mahal mo siya, basta sabihin mo na lang. Paano po kung dati gusto ko pero ngayon hindi na? Eh, walang ganyan sa pagmamahal. Kung mahal mo, mahal mo. Cynthia! So, ibig mo sabihin, hindi lang si Wilfred ang halimaw dito? Merong totoong halimaw na talagang papatay sa amin? Paano na sa pagbalik ni Cecil? Paano niyo ipapaliwanag sa kanya? Cecil! Na-dismiss na ang lahat na kaso laban sa'yo. Makakauwi ka na mamaya. Kasalukuhan na yung inaayos ang lahat para may sampan ang kaso labang kina Wilfred. Hindi na sila makakaligtas sa atin ngayon, Cecil. Tapos na paghihirap mo, Cecil. Nagsisimula pa lang kina Wilfred. Ari ka lumabas ka! Nagpakita ka sa akin! Tignan mo kung paano mo sinira yung buhay ko! Bakit?
Bakit pati yung nanay ko kailangan ko itamay? Ngayon, pati si Jason. Si Jason na matagal ko nang minamahal. Kaya't pilitin mo ika'y magbago. Music.